So, ito na nga po ang senior citizen data form. So, ito na po ang form. Pipilapan po natin is yung sa reference code. Sa reference code po is to be filled by NCSC. So, hindi nyo po pipilapan po rito. Ang NCSC officer po ang magpipilap nito. Ngayon, dito po tayo sa name of senior citizen. Opo. Yung una po is yung last name nyo o apelido po. Halimbawa, De La Cruz. De La Cruz. Ang first name is Juancho. And then, ang middle name nyo po. Extension kung kayo po ay junior or senior. So, just in case junior po, lagyan nyo lang po junior. Address nyo po, yung recent address nyo po. So, sa region, kung saang region po kayo, halimbawa NCR, NCR po ang ilagay ninyo, NCR. Province, kung sa NCR po is Metro Manila. Metro Manila. Sorry. City, municipality, just in case, halimbawa, Tondo. Barangay, kung anong barangay po, barangay 54, 221, or kung saan barangay po kayo. Halimbawa, 55. Barangay 55. And then, house number. Ang house number niya po is 221. Yan po yung house number. Anong street po? Anong street? Halimbawa, Pilapil. Pilapil Street. Yan po. And then, yung date of birth po ninyo. I'm sure, alam niya naman po yung date of birth ninyo. So, mauna po ang month and then day and then year. So, dalawang digits lang po. Tigda dalawang digits. And then, place of birth kung saan po kayo pinanganak. Halimbawa, Manila din. Oh, sorry. Manila. And then, marital status. Dito pala, Manila. Marital status, kung single po kayo or married. Halimbawa, single po kayo. Just in case lang po. Single. Gender, yung kasarian nyo po. Male or female. Contact number. Importante po, contact number. Kailangan nyo pong ilagay. Ang email address nyo po, kung meron po. So, ilalagay nyo pong email address nyo. Halimbawa, religion, kung ano po yung religion ninyo. Halimbawa, Protestant. Ethnic origin, kung meron pa kayong ethnic. Or kung wala, NA lang po. Language spoken, Tagalog, Ilocano, Bisaya. Just in case Tagalog po. Kasi nasa NCR po kayo. OSCA number, kung meron po kayong OSCA. ID number, kung member po kayo. Ilalagay nyo lang po rito. GSIS, kung kayo po ay pensionado or meron kayong GSIS or SSS number, input nyo lang po rito. TIN number. TIN number po is ang BIR number. So, kung meron pa kayong TIN number, i-input nyo rin po. Halimbawa, 451. PhilHealth number, kung member po kayo ng PhilHealth number, input nyo rin po. Association, kung member po kayo ng anong senior citizen association, number lang din po. Other government IDs, kung meron pa po kayong ibang government IDs, aside from SSS or GSIS, pag-ibig, siguro kung meron kayong pag-ibig, input nyo rin po. Capability to travel, kung may kapasidad pa po kayong magbiyahe o mag-travel. Just in case, yes, click nyo lang po. Yes.
service, business, employment. Kung meron po kayong business, input nyo lang po rito. Or kung employed pa po kayo, specify nyo po kung ano yung employment po ninyo. Kung meron po kayong pension, dito nyo po ilalagay. Halimbawa, 2,000 per month. Dyan lang po. And then, family composition. A name of spouse. Ito po yung pangalan ng asawa po ninyo. So, last name din po. Last name ang una. So, De La Cruz. First name po ng asawa ninyo. First name po ng asawa ninyo is... And then, middle name po. Kung may extension, junior or senior, ilalagay nyo rin po. Father's name, pangalan ng tatay. So, nalagay po natin. Nalagay din po ninyo yun. Same thing, first name din po. Middle name po ng tatay. And then, kung junior po or senior, ilalagay din po rito. Mother's maiden name. So, ito yung pangalan ng inyong nanay sa pagkadalaga. So, halimbawa, ang last name po ng nanay nyo is Estrella. And then, ang first name is... And then, ang middle name niya po. Children. Pangalan po ng mga anak po ninyo. Isasad nyo rin po dito. Yung trabaho niya po, occupation. So, halimbawa, driver, lalagay po natin dito. Income, estimate nyo na lang po. Just in case na kumikita ng 10,000 per month, ilagay nyo rin po. Age, kung ilan taon na po siya, halimbawa, 25, ilagay po natin. Working or not working, dalawa lang po ang pagpipilian. So, ilagay natin just in case working, working po. Kung ilan po sila, dito po sa mga blank spaces, yun po ilalagay. Other dependents, kung mayroon pa po kung ibang dependents, may mga apo kayo, ilalagay niyo rin po rito ang pangalan nila. And then, yung occupation, income, kung kumikita po, kung hindi naman po, NA lang po ilalagay. Age, yung taon nila, and then working or not working, kung nagtatrabaho pa o hindi na. So, next po tayo is educational or HR profile. Educational attainment. So, meron dito elementary, high school, postgraduate. Kung ano po yung natapos po ninyo sa pag-aaral po ninyo. Halimbawa, just in case vocational po, click nyo lang po yan. Or kung high school po, click nyo lang po high school. Or college graduate, i-click nyo lang po. Kung ano po yung natapos po ninyo. Areas of specialization or technical skills, i-check nyo lang po. Halimbawa, engineering po o mason, carpenter, i-check nyo lang po rito. Share skill, community. Pwede nyo pong skip to. Community service and involvement. Halimbawa, meron kayong kasama po kayo sa mga organization. So, i-click nyo lang po community organization. So, page 2 na po tayo. Dependency profile. Living, residing with. So, check po natin. Kung halimbawa, mag-isa lang po kayo, alone po. Or kung living with spouse, meron pa po kayong asawa, check lang po natin with spouse. So, check pa nga with spouse. Kung meron pa kayong mga anak, children, so check pa natin, children. Kung meron na po kayong apo, grandchildren, check nyo rin po. In-laws, yung mga binan po ninyo, or relatives, check nyo rin po.
And then household condition, no privacy, informal settler, wala pang mga walang sariling bahay, high cost of rent o nagrerenta pa po kayo, i-specify lang po. Che-check nyo lang po. No permanent house, pwede rin po. Check nyo lang po. Kung ano po yung status ng household condition po ninyo. Next po is economic profile, source of income and assistance. Own earnings, salary, wages, ibig sabihin pag meron pa po kayo, pag nagtatrabaho pa po kayo, so magpo-fall po siya sa own earnings or a salary kung nagtatrabaho pa po kayo. Pero kung hindi na po, meron po kayong mga dependent children, check nyo po kung yung source of income niyo is binibigyan kayo ng mga anak po ninyo o relatives. Diyan nyo po i-check. Spouse pension, kung yung asawa niya po is nagpe-pension, or kung namatay ng asawa niyo, kayo na po ang nagpe-pension. Or kung kayo ay nagpe-pension, check nyo lang po to. Livestock, orchard, kung meron po kayong farm, check nyo lang po to. So, own pension, kung may, kung kayo po ay nagpe-pension. Spouse salary, kung yung asawa niyo po ay may sweldo, doon kayo nagde-depende, check nyo lang po to. Or kung meron kayong paupahan, rentals, check nyo rin po to. Or kung yung pinagkakitaan nyo is fishing, so check nyo lang fishing. So, nandyan po. Next is assets, real and immovable properties. Kung meron po kayong house o bahay, check nyo lang po. Kung meron po kayong commercial building, check lang din po. Meron kayong farmland, lot, check lang. House and lot, check. Fish pond, resort, ganun din po. Assets and personal movable properties. Meron kayong sasakyan, check nyo lang po. Automobile. Meron kayong mga heavy equipment, check nyo lang din po. Motorcycle, check lang. Meron kayong personal computer, check. Laptops, mobile phones, check nyo lang po kung ano meron po kayo. So next po is monthly income in Philippine pesos. Estimated lang po. Ang nakalagay dito is 60,000 and above. Kung 60,000 and above po is, check nyo lang po. Just in case na 30,000 to 40,000, check lang din po. Or kung below 1,000, i-check nyo lang po. Just in case wala kayong trabaho, nagde-depende lang po kayo. Check nyo lang po dito. So, next pa natin is problems, needs commonly encountered, check all applicable. Ang mga problems, lack of income. So, pwede. Just in case na kulang po ang pinagkakitaan natin, lack of income, loss of income, o walang resources. So, just in case nalugi ang mga negosyo, check po natin to. Skills, capability, and training, i-specify po ninyo kung meron po kayong skills. Livelihood opportunities, kung meron kayong pinagkakitaan na iba pa, check nyo lang po. Other than that, NA po, NA. Pag wala po, NA lang po. So, just in case wala, NA. N slash A. Yan lang po. Palakihin po natin. Sorry. Masyadong maliit. Medical concern. Health profile. Blood type niya po. A, B, AB. O kung di niyo po alam, is don't know lang po. Just in case blood type niyo is O. Check lang po. Physical disability. Specify. Kung disabled po kayo o naputulan po kayo ng paa, o ilalagay nyo lang po dito. Left foot. Wala pong left foot just in case. Kung meron po. Health problems. Kung meron po kayong sakit, specify nyo rin po dito. Check lang po pala. Ito. Kung hypertension. Hypertension, high blood po yan. Kung meron kayong diabetes, check lang po. O meron kayong arthritis, check lang din po. Kidney problem, chronic kidney disease. Or meron kayong sakit sa puso, is coronary heart disease. Check lang po yan. Alzheimer's disease, pulmonya, chronic obstructive pulmonary disease. Check nyo lang po. Sa number 38 po tayo is dental concern. Needs dental care, check nyo lang po. Kung wala naman, hindi nyo na kailangan specify pa.
O, hindi nyo na kailangang i-check. Optical, related to mata sa eyes. Or kung eye impairment, bulag po kayo, check nyo lang po. Isang mata. Needs eye care, kailangan ng magpapa-check up sa mata or maintenance, check nyo lang. Others, kung meron pa pong eye conditions na kailangan, specify nyo lang po rito. Pero kung wala naman po, leave it blank. So, hearing number 40. Oral impairment. O kung hindi po kayo makarinig, check nyo lang po. And then, number 41 is social emotional. Kung na, nararamdaman nyo po is na neglect po kayo or rejected by family, check nyo lang po. Feeling helplessness, worthlessness, check nyo lang din po. Feeling loneliness, yung parang mag-isa kayo or na nababagot na kayo, check nyo lang. Lacks leisure or recreational activities. Kung kayo po ay wala nang recreational capability activities, hindi niyo na magampanan pa ang pag-exercise or other sports activities, check niyo lang po yan. Lack friendly environment, kung kayo mag-isa, wala akong makausap sa iyo, specify niyo rin po. Area of difficulty, check niyo high cost of medicines, talagang ano na yan eh. Mga medicines ngayon, high cost na rin. Lack of medicines, kapag wala po kayong medisina, o kulang ang inyong mga medisina. O lack of medical attention, kung kailangan ng medical attention na hindi po kayo makumpuni dahil wala ang pera, specify, ano nyo rin po, check nyo na rin po. Kung meron po, dito number 43 is a list of medicines for maintenance. Halimbawa, high blood po kayo, specify nyo rito yung medicines mo, halimbawa, Amlodipine. Kalimitan po yan sa mga high blood or sa mga may kidney problems. Specify nyo rin po kung ano yung iniinom ninyo. And then, kalimitan sa mga senior citizens is diabetic. Kung ano po yung iniinom ninyo, specify po ninyo dito. Dami po yung blank spaces para na-specify ninyo yung mga gamot ninyo. Para malaman po ng NCSC na ito ang kailangan ninyo and then ma-qualify po kayo for pension and other benefits lalo na sa medicines for maintenance. So number 44 po is, do you have a scheduled medical physical checkup? Kalimitan naman po ganyan eh. Yes na lang po. If yes, when is it done? Yearly, every 6 months, or specify lang po others yung condition nyo. So, ang isa po sa pinaka-importante rito is yung name and signature po ninyo. So, huwag nyo pong kalilimutan ang name ninyo po is, alimbawa, yung name po natin is Wacho de la Cruz. And then, yan lang po. I-attach nyo po yung signature ninyo. Ganun din po yan. Ang pag-fill up niyo po is kung manual fill up, humingi po kayo ng form sa OSCA or sa NCSC office or sa barangay kung meron man silang form. Ang pag-fill up po, same lang din po. So, ang ginawa po natin is nag-fill up po tayo sa PC through Adobe Acrobat Reader. So, yung pag-fill up dito is same lang, manually. Huwag niyo pong kalilimutang fill up. And then, ito nga po pala. Isa pa po dito, just in case. Ito, yung picture po ninyo. Kailangan may picture po kayong i-attach dito. Ganun din sa manual. Kung dito naman po sa Acrobat Reader, kung may picture po kayo sa PC, pwede nyo pong i-grab yun. So, ba-browse po natin just in case. May picture po tayo dito. Sa desktop. Sample lang po ito. Ayan, picture ni Sir. May Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Yan po ang sinample natin. Just in case meron tayong picture. Yan lang po. Manually, ididikit nyo lang po yung picture ninyo. So, there we go. Na-fill upan na po natin lahat ng mga dapat fill upan. And then, ito po, isa-save nyo lang po ito. File, save as.
my senior citizen citizen form. Save lang po natin. So, yun na po. Nakasave na po yun. Just in case. And then, pag nakasave na po, ang gagawin po ninyo rito is i-email lang po ito sa email ng NCSC. Or kung manual naman, ibibigay nyo lang po sa OSCA office. Sila na po ang bahala rin. So, ganun lang po kadali.